Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Tuloy pa rin tayo dito sa ating series na pinag-aaralan, mga best game na nakaabot ng 2800 rating standard mga kamatsyas. This time ay sa laro naman ni Super Grandmaster Fabiano Caruana ng USA dahil isa rin siya sa nakahataw, nakalampas or nakaabot ng 2800 FIDE rating standard. At pumili ako ng best game niya, ang kalaro niya dito ay si Super Grandmaster Hikaru Nakamura, ang isa rin sa mga mamaw at palagi ang top 10 yan sa buong mundo. Ito ay laro nila noong 2016 London Chess Classic, 10 players round robin at nagharap sila sa round number 6. Mamaya po ipapakita ko ang standing sa torneyong ito. Okay, tingnan na kagad natin ang ginawa ni Fabi, nag-e4 at nag-c5 naman dito si Naka. So matapang, Sicilian, nag-knight f3. D6, nag-D4, open Sicilian, knight takes D4, nag-knight F6, knight C3 at itinira ni Naka ang legendary Sicilian, Sicilian Neidorf defense. At pinasok naman ni Fabi ang main line against Sicilian Neidorf at dito nag-E6, nag-F4, nag-H6, paalis muna sa bishop, bishop H4 at nag-queen B6, ayan no. So, poison po ng datingan pero dito nilagyan ang pain ni Fabi, nag-A3 at hindi naman kinapture ni Naka, nag-develop na lang Bishop E7. Kasi dito kung ang gagawin ay kakapturin ang libreng pawn sa B2 mga kamatsyas, iyakan time na dahil may Knight A4, walang pupuntahan ng Queen sa B2 kahit saan, long colites. Okay, kaya patibong yan eh. So, ginawa na lang dito, Bishop E7, develop, and then nag-Bishop F2, ayan. Para may pressure, may pang-istorbo kagad, napabalik lang si Naka. Queen C7, nag-Queen F3, Knight BD7, at dito nag-Castle Queenside. Ayan, pag nagka-Castle Queenside, palagi kong naaalala dito si The Magician of Riga, Mikael Tal. Dahil paboritong-paborito niya yung nagka-castling sa Queenside at may pawn sa E4 at F4 na tipong naka-amba to play F5. O kaya E5. Ayan, paborito yan ni Tal, Mikael Tal. So, nag-B5. Para ang idea, mag-Bishop B7, nag-G4 na. Ayan na, mabilis. G5 kagad ang gusto mangyari ni Fabi dito. Aatakihin niya kagad ang kingside at dito inunahan ni Naka. G5, na kapag kinapture, eh makukuha ng black ang E5 square at napakaganda niyan sa knight. So, yan po ang technique niyan. At dito, hindi pinansin ni Fabi, nag-H4 lang para talagang tuloy-tuloy ang pambasag sa kingside. Nag-G takes F4 at dito, nag-Bishop E2 muna para kung magda-Knight E5, simpleng kakapturin lang ang pawn at hindi babagsak ang pawn sa G4 dahil may Bishop na. At dito, nag-B4. Ayan, interesting. Basag, no? Libre. So, syempre, kakapturin talaga yan. Pwersado, nag-Knight E5, Queen takes F4. Dito mga kamatsyas, may liliwanagin lang tayo, no? Paano kung suportahan ng black yan para talagang bato na ang pawn sa F4? Meron kasing knight F5, papasok kasi yan eh. Magkakabutas-butas, may threat sa bishop, may pressure sa D6, ang daming paparating. Nandyan pa rin ang G5, aatake pa rin, at mamaya pag nawala na ang knight sa F6, may lundag knight D5 eh, lalo nang magkakaloko-loko ang position ng black dyan. Kaya hindi talaga pwede mag E5. So nag knight E5, balik na tayo, nag queen takes F4 at nag knight E takes G4. Ayan, tinuluyan, no? Sacrifice. Bakit nag-sacrifice si Naka? Dahil meron din naman siyang paparating na E5, eh double din naman. Fork din naman. So dito, kinapture na, bishop takes, nag E5 at dito mga kamatsyas. Mukhang napasubo yata ang sacrifice ni Naka. Ano kaya dito ang inihanda, no? Pang sorpresa, brilliant move na ginawa ni Fabi at talagang nakakagulat yung tira na yon. Sige po, bigyan ko kayo ng kaunting segundo para maipose, pakigess nyo po at sa ilang sandali lang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat, meron na palang ganitong hataw. Queen takes knight sacrifice. So, bishop takes F6, pasok, knight D5, and then, nag-queen D8, nag-knight F5. Ayun, sacrifice queen dito si Fabi, no? Matindi, at dito nag-rook B8 para syempre, bawiin na, may pressure sa B4, or kaya pwedeng mag-A5. Ayan, so, nag-knight takes F6, queen takes F6, bumigay ang pawn sa D6, hinarangan, nag-bishop e6, and then nag-rook hd1. Ayan, talagang superb.
ang D-File at dito, nag-castle, nag-H5, another good move. So, ayan na. May Bishop H4 na paparating. And nag-Queen G5 check. Yun nga lang, hinarangan lang ng Bishop ni Fabi. Hindi pa rin pala makapture ang Bishop dahil may coming Knight takes H6 double, maku-queenless. Okay, kaya dito, napabalik ulit si Naka. Queen F6, Knight takes H6 check, King H8, and nag-Bishop F5. Ayun, grabe, batong-bato ang posisyon dito ni Fabi kahit queenless. Nag-Queen E7 at dito nag-B5. Ayun. So, binigay ang pawn pero hindi naman daw kailangan na yan. Ito po ang na-miss dito ni Fabi na mas mabilis sana. Knight takes F7 sacrifice. Na dito, pag tore or queen ang pinang-capture, eh, makukuha ang bishop ng buong-buo. Ngayon, pag bishop naman ang ginawa, may Rook H6 check and King G8. May salubong sa G-file na napakalakas. Fatal na yan mga kamatsas. Fatal na ang aabuti ng Black King dyan. Okay, so dito, nag-B5 pa si Fabi and nag-Queen E8 at dito nakita na ang blink ng sacrifice. Nakita na ni Fabi. Lakas, no? Rook takes F7 and then Rook takes E6. Laglag ang Bishop and Queen takes B5. Rook H6 check at dito mga kamatsas isinuko na ni Naka. Bakit? Bakit sumuko si Nakamura? Kasi, ito po ha, tingnan natin, kapag nag-King G8, mayroong Rook G1 check. So, unahin natin muna, no? King F8, mamaya Rook G7 arang. Pag nag-King F8, mayroong Rook H8 check. So, King E7 and mayroong Rook takes B8. Sisimplihan lang na kapag nag-Queen takes, may Bishop C5 check. Pag nag-King F6, Rook G6, matchas ang King. At pag bumaba naman, mayroong Rook G8 check, King C7, and sacrifice. At dito lalabas, buong-buong isang bishop meron, and meron pang strong outside pass pawn. Okay, so talagang winning ang white. Balik tayo. Kapag naman dito, after Rook G1 check, ay humarang naman ang tore, mayroong Bishop E6 check, pwersado King F8, and Rook H8 check. Pag nag-King E7, mayroong Rook takes G7 check. At pag kumapture, may Rook H6 matchas, mga kamatchas. So, pag umilag lang, halimbawa mag-King D6, may Rook H6 pa rin. Okay? So, aalisin na lang ang Bishop, mamamatchas ang King, at halimbawa kung mag-Queen F1 check, King D2 lang, wala nang kasunod na check. Yung G2, meron nang nagbabantay na tore dyan. So, overwhelming advantage for white. Napakalakas ang dalawang tore at ng bishop pair ng puti. Okay? So, wala na. Kaya, pag Rook H6 dito ni Fabi, naparesign si Naka. Yan ang isa sa, itong game na ito ang isa sa mga nagustuhan ko sa naging laro ni Fabi no, nung siya ay 2800 player na. Matindi mga kamatyas. Pag naging 28 talaga, dyan mo makikitaan sila ng mga kung mag-sacrifice ng queen eh, parang hindi mo pa maunawaan yung datingan, no? Dahan-dahan pa. Ibang level talaga. So maraming salamat po at ipakita ko sa inyo ang standing nila, no? Dito sa torneyong ito. Pakita ko sa inyo. Yan, ang nag-champion dyan ay si Wesley So. Pumapangalawa si Fabiano Caruana and third si Nakamura. So napakalakas ng field niyan mga kamatyas. Puro mamaw, no? Wala lang dito si Magnus Carlsen. Pero halos lahat mamaw talaga yung mga kasali dyan. Okay, maraming salamat po mga kamatsyas. Sana natuto kayo dito sa inanalyze natin at na-inform at naglalambing po ulit palike ang ating video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments, comment nyo na lang po sa section below. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.